me talk to you. Let me have a word with you. If you're doing something else, I hope I'm not disturbing you. And if I am, so what? Stop it. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat ng mga followers ko. Okay, this is my new challenge today. Pero bago ko po sabihin yung aking new challenge, gusto ko muna kong pasalamatan yung mga kaibigan ko at yung ibang mga mayayaman na nag-message sa akin na sila din daw ay sumagot sa aking mga challenge. Mabuhay po kayong lahat. Kung gaano po bang katagal ang itatagal nitong epidemic, nitong epidemya natin sa bansa. At doon po sa mga mayayaman, makakasurvive po kami. Doon sa mahihirap, may mga mayayamang tutulong para makasurvive din. Ang tinatanong ko po dito is yung mga ordinaryong empleyado. Yung mga ordinaryong empleyado na nagtatrabaho hindi po sa malaking kumpanya. Kundi yung mga katamtamang business lang, katulad ng mga salon, botika, yung mga barbershop, yung mga operator ng jeep, operator ng taxi, sila po ba ay may sweldo? Gawa ko nung sinabi ng gobyerno na magbigay ng 13-month pay. Pero parang hindi po yata kakasya yung 13-month pay, pati na rin yung ayuda ng gobyerno, kung sakali pong magtuloy-tuloy itong enhanced community quarantine. So dito po ang sina-challenge ko rito. Tandayo, pag-click po kayo mabuti. Pangungunahan ko na po. Kung hindi nyo po kayang paswelduhin ang inyong empleyado dahil walang trabaho sapagkat hindi nyo nga rin kagustuhan na kayo magsara, eh mas lalong hindi naman po kagustuhan ng mga tao na sila'y mawalan ng trabaho. Pareho pong hindi natin kagustuhan. Pero sino po ba ang dapat umunawa? Ang dapat po bang umunawa ay yung empleyadong manggagawa lang? O yung mga amo na siyang nagbibigay ng hanap buhay para sa mga manggagawa? Vice versa, sino po ba ang dapat umunawa? Ngayon, ako po bilang isang maliit na mamumuhunan, sisimulan ko na ho itong challenge na to. Lahat ho ng aking empleyado ay bibigyan ko po, hindi man buo, pero susuportahan ko sila hanggat hindi natatapos itong kalamidad na pinagdadaanan ng ating bayan. Sana kayong mga may business dyan, halimbawa may ari ng isang building, may ari ng isang hardware, kung meron kayo tatlo, apat na empleyado, kung hindi nyo sila kayang paswelduhin dahil pare-parehas po natin hindi ginusto itong nangyayaring epidemya, ay kung maaari po, hinihikayat ko kayo na kahit man lang 2 sakong bigas kada buwan, bawat isang empleyado nyo at grocery ay bigyan nyo, makatawid lamang po sila. Kasi yan po mga yan, may mga anak pong pinagagatas yan, may mga anak pong kumakain yan eh. Yung nanay pag nagutom, okay lang po yun. Yung tatay pag nagutom, okay lang po yun. Pero pag kayong magulang, nakita na nila na yung kanilang anak magugutom, eh magnanakaw po yan. Eh baka ho pumatay pa yan. Wag ho kayo magpakita, baka kayo nakainin yan. Eh yun ho ay hindi ho biro. Kumbaga, alam po natin na mga kababayan na hindi ho biro itong nangyayari sa atin eh. Ako na nga ho eh. Ako na, andito na ako sa aking safety place para ho kong hari dito eh. Kumbaga, penging pagkain, penging kape, penging tubig. Oh, bigyan ko kayo sample. Labatan ko mo ang tubig. Palitan mo to. Anong tubig to? Fiji. Palitan mo ng Fiji din. Ganyan po ako.